What's up mga kabarangay squad, panibagong araw, panibagong vlog na naman. I am Dimar Bisana Bisana and welcome back sa aking official YouTube channel, Dimar Bisana Vlogs. Hey, what's up mga kabarangay squad, for today's video gagawa tayo ng mango shake. So kakailanganin po muna nating maghugas ng mga kamay. Itong kamay natin eh humahawak sa kung ano-ano man, so dapat nating i-remind ang ating self na maghugas tayo ng kamay para safe tayo sa lahat ng germs, bacteria, at kung ano-ano pa. After natin maghugas ng ating mga kamay, isunod na nating hugasan itong ating mga napamili na prutas. Una na dyan, itong mangga. At nakita nyo naman na sa thumbnail is mango shake yung gagawin natin. So, gagawa tayo ngayon ng mango shake gamit ang dalawang mangga na ito. So, nakapaghugas na ako ng kamay at nahugasan ko na rin itong dalawang mangga. At, mga kabarangay squad, hindi po masama ang mire-remind lang kayo na maghugas ng kamay. Kasi, for your own safetyness naman po yan, mga kabarangay squad, para maging ligtas tayo sa mga bakterya dulot ng kung ano-ano mang klaseng mga sakit. So, mga kabarangay squad, take note, ang paghugas ng kamay ay kinakailangan bago tayo kumain at kung anong mga pagkain ang ating hahawakan, kailangan talaga natin maghugas ng kamay. So, mga kabarangay squad, antabayanan po ninyo ang mga susunod pang kaganapan. Yun na nga mga kabarangay squad, nakapag-remind ako sa inyo na bago tayo magsimula, kasi pagkain itong ating gagawin o inumin, kailangan natin maghugas ng kamay. Check! At kailangan rin natin hugasan itong prutas natin gagamitin. At pangatlong reminder mga kabarangay squad, kailangan po nating magpaalam sa ating guardian o sa maid o sa yaya o sa ating mga parents o sa mga nakakatanda sa atin na kapag tayo ay gumagawa ng mga ganitong inumin, syempre kailangan natin mag-slice, gumamit ng kitchen knife. Itong kitchen knife ay dapat merong nakabantay sa inyo para hindi kayo masugatan. Kailangan talagang may mas nakakatanda o guardian na nakabantay sa inyo kung ito ay inyong gagamitin sa pag-slice ng mangga. So, kailangan nating siguraduhin na may nakabantay sa atin at para safe na lang din tayo na hindi tayo masugatan at kung ano mang kaemehan, kailangan na lang natin iuto sa kanila, sa mas nakakatanda, ang pag-slice nito. Kasi alam nila na hindi sila masusugatan kasi mas nakakaalam sila sa paggamit nito. Kung ikaw ay bata pa, huwag na huwag mo na huwag mong gagamitin ito na mag-isa. Kailangan may nakabantay sa iyo o yung bumabantay sa iyo, yun na lang yung paggamitin mo nito sa pag-slice ng mangga at sa kung anumang klase ng mga prutas. So mga kabarangay squad, matinding palaala o matinding reminder, maghugas ng kamay, maghugas ng maigi ng kamay bago magsimula sa paggawa ng mga inumin at kung anumang pagkain, at hugasan rin natin yung mga prutas na galing palengke at sa kung galing mang tindahan. At yung kutsilyo ay hindi po ito laruan. Hindi po ito laruan. Inuulit ko po. Kailangan po nating maging maingat sa paggamit ito para hindi tayo masugatan.